Ayan, ang topic natin ngayon is tungkol sa time management or bakit kailangan i-budget ang oras. Yes, dahil ang oras ay pare-pares meron tayong 24 hours a day. Pero bakit may mga bata na maraming nagagawa at bakit naman may mga batang walang nagagawa at nasasayang lang ang kanilang oras? Sabi nga, ang oras ay katulad ng pera dahil limitado lang. At pangalawa, kapag nasayang mo to, di mo na maibabalik pa. Kaya napakahalaga ng oras. It's like a gold. Dahil maraming bagay ang pwede mangyari at kailangan na pahalagan din natin ang oras. Kagaya ng pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Okay, so ba't kailangan na i-budget ang oras? Dahil may mga bagay na kailangan tayong gawin at higit sa lahat kailangan ma-enjoy mo ang iyong buhay. Okay, tandaan kapag binudget mo ang oras mo, mas marami kang magagawa at mas ma-enjoy mo ang iyong mga ginagawa. Okay, kung sanay ka na mag-budget ng oras ngayon pa lang, malaki ang tulong nito sa iyong pagtanda. Pwede ka pang tumagal sa trabaho, negosyo, or sa iyong mga pangarap sa buhay. Okay, sabi nga sa Biblia, ang taong tapat sa pinaka-konti ay tapat din sa marami. Kaya napahalaga na alamin mo ang budget sa oras. So ano ba yung nagiging problema madalas ng mga kabataan sa oras? Una, kahit busy ang isang bata o isang estudyante, kapag inaya ng kaibigan, hindi siya makatanggi. Lalo na sa panahon na teenager na gustong-gusto natin ng mga kasama ng mga kaibigan, katropa. Ayan. So, yun yung nagiging problema madalas. Mas pinapahalagan yung tropa kaysa sa mga dapat gawin sa buhay. Pangalawa, is labis na panonood ng TV or labis na paggamit ng gadget. Sabi nga parang vacuum daw to. Na kapag nahigop nito, kahit hindi mo maiwan, mahihigop ang oras mo. Kahit ako, to be honest, sa panonood ng kung ano-ano, naubos yung oras ko. Pero during the quarantine, nakatulong to ng malaki para makasurvive ako. Pero ngayon, dahil may pasok na, busy na, back to work na tayo. Bawasan ang panonood ng TV. At ikit sa lahat na problema is pagpapaliban yung puro mamaya na, bukas na, bukas. So dahil kakabukas natin, kakamamaya, wala tayong nagawa. So kailangan na sundin ang oras, time management. So meron akong 5 important tips na makakatulong para mabudget natin ang oras. Number 1, ilista ang mga dapat mong gawin. So ano ang dapat ilista? Kasama dyan ang mga gawain sa bahay at gawain sa paaralan. Isulat mo kung gaano karaming panahon ang kailangan mo para matapos ang iyon. So, yung lahat ng gagawin mo, ilista mo at kailangan lagyan mo ng schedule kung alang oras ka sa paglilinis, paglalaba, pagbuhos ng plato, ilang oras ka pa sa pagbabasa ng module, pagsasagot ng mga activities. Yan, yung important. Okay? Dapat alam mo yung mga important o yung mga dapat mong ginagawa. Okay. Number 2, ilista mo ang mga gusto mong gawin sa libreng panahon. Yan. Kung kanina sa number 1, important, dito naman sa number 2, yung mga gusto mo lang gawin or mga bagay na sa tingin mo magpapasaya sa'yo. Ayan, kasama dyan yung pag-social media, panonood ng TV, ano pa, pagpunta sa kaibigan, basta hindi masyadong important or kaya mo makasurvive kahit wala nito. Ayan. Naniniwala nga tayo na patuloy na lumakad ng may karunungan na binibili ang naaangkop na panahon para sa iyong sarili. So dapat may time ka rin naman para sa sarili mo. Pero ilo ba pa rin ang important? Okay, nalista mo na. Punta na tayo sa number 333. Magplano. Tignan mo uli ang dalawang lista ang ginawa mo. Sapat ba ang panahong nilagay mo para sa mga gagawin mong importante? Kailangan mo bang bawasan ang oras mo sa paglilibang? Ayan. So, tignan mo ngayon kung tama ba yung oras na nilagay mo para sa number 1 at ano yung pwede mong bawasan sa mga number 2. Ayan. So, syempre, kapag mahalaga yun yung mas priority natin. Kailangan ng sapat na oras, sapat na panahon, kailangan ng pinag-iisipang mabuti, kailangan ng pagpaplano. Dahil tiyak na may maganda tong resulta. Okay. At sa listahan mo, lagyan mo ng check-check kung nagawa mo ba yung mga yun at pag hindi, gumawa ka pa ng isa pang plano. Okay. Yan. So, based sa listahan mo, makakatuloy yung plano na to para mas ma-enjoy mo yung oras mo at hindi masayang yung panahon. Okay. At number 4, gawin ang plano. So, sa number 3, nakapagplano ka na, it's time to make an action. Dahil baliwala yung pagpaplano kung walang action.
Okay, para matapos ang dapat mong gawin, baka kailangan mong tumanggi. Yan, kapag niyaya ka ng kaibigan, kapag tinatamad ka, okay? Kung gusto mo mag-enjoy, okay. So, unahin mo muna yung nakaplano mo. Yan. Huwag puro mamaya, huwag puro bukas. Dahil, sa banang huli, ikaw rin mag-enjoy sa sapat na panahon na binigay mo para sa iyong pag-aaral o para sa iyong mahalagang gawain sa buhay. And last one, number five, pwede tayong mag-relax pero maging balance eh. Okay. Minsan kapag natapos ako ng dalawang o listang gagawin ko, yan, so pwede ka muna magpahinga and then ipagpatuloy mo na lang yung mga dapat mong gawin sa buhay. Yan. Dahil tao lang tayo, napapagod, so kailangan natin magpahinga, mag-relax. Yan. Pero hindi naman puro relax, relax. May time lang pa nun. Ako ginagawa ko madalas yun yung treat ko sa sarili ko na kapag may na-achieve ako or may natapos ako, yan, tinitreat ko yung sarili ko. Ginagawa ko yung mga bagay na makakatulong or hilig ko. Yan. So hopefully na nakatulong yung video na to, lalo na sa mga kabataan na nahihirapan i-budget ang kanilang oras. So time management is very important at focus on our priority in life. Sana makatulong ang video na to. Like, share, and subscribe. Thank you!